Hello guys, so good morning. So ngayon, day 7. Naka-survive ako for 7 days. So this is my swab test day, 7th day of my quarantine, and then pwede na akong lumaya after kong makuha yung aking result. So ano yata yun? Parang tomorrow. Kaya lang yung susundo sa akin. Kasi hindi ko alam ngayon kung anong oras ako, kung anong oras yung result. So, tomorrow na ako lalabas. So, ngayon is 12 a.m. Meron silang early swab. So, depende. Kasi hanggang ano pa ako dito, guys? 2 more days. Kasi akala ko yung swab nila is 2 days. 1 or 2 days. Pero hopefully, itong detoxicare yung pinili ko. Kasi yun yung recommended ng iba. Na nagka-quarantine na mabilis daw. Hindi pa 24. Ano? Lalabas na siya within 24 hours. Siguro mga ano lang, within 8 hours. So, ganun. So, yun guys. So, see you later. So, yun guys. Ano, madidelay daw ng 1 hour. So, magiging between 12 a.m. to 3 a.m. So, ganun. Kasi high demand daw maraming. Marami silang sinaswab, ganun. So, yan guys. Dumating na. Naka-robe na naman ako. Dumating na yung magsaswab. So, kailangan ko ng... Ito. Kailangan ko ng ating... Itong ating... So, kakatok na sila. Swab test day. Pero bukas pa ang pang-COVID kasi yung susundo. Pwede sana ngayon. Ayan lang. Hindi ko alam kung kailan yung result. Pinili ko yung pinakamaaga. Ito nga. Tinanggal ko lang yung tuwalya. Siguro dito. Tomorrow na. Ako, pwede na nga ngayon eh. Kaya lang, sabi ko kung malilate yung result, eh di ano. Kasi yung pinsang kong magdadrive, hindi siya pwede daw ng ano, yung gabihin. Kasi yung mata niya, parang malabo. Ganun. So, nandito na guys. Hello. Hi, Miss Sherry. Hi, ma'am. From Detoxicare, ma'am. Magsasaba ko, ma'am. Sige. Pagkakamin lang po passport mo. Passport? Yes, ma'am. Pasok, ano, ay, pa sa loob. Ay, okay po ba, ma'am? Oo, sabi dito daw sa loob. Oops, sorry. Okay, nasa mali. Okay, guys. Passport. Yung resulta mo, sasend na lang po sa email mo, ha? Kaano pa sa email? Normally, ma'am, within 24 hours, pero since naka-expedite kayo, ma'am. Asahan niyo po mas na hindi. Ayun, okay. Kayo, ma'am, na-release yun, ma'am, 8 to 12 hours, ma'am. Ah, 8 to 12 hours? Yes, ma'am. Okay. Maximum 24 hours, ma'am, pero hindi naman kami makaabot siya, no? Nang isang ma'am, dalawang beses ako magsaswab. Dalawa? Okay. Dalawang unan, dalawang okay. Ilong, then another set. Ah, bakit? Yes, ma'am. Ah, ganun ba yun? Apo ka, ma'am. Para mas relax. Ah, sige, sige. Yan. Ready ka na, ma'am? Okay, sige. Okay. Dalawang unan mo na, ma'am. Dalawang unan. Sige, ah. Okay, good. Okay. Sa ilong, ma'am. Relax na naman, ma'am. Hingin mo namin. Okay, kabila po. Okay, ma'am. Isang set pa, ma'am, ha? Okay. Pampagising, ma'am. Oo nga. Ang agad. Ba't dalawa? Yung isa, ma'am, for RT-PCR. Mm-mm. Tapos yung isa, in case lang mo, ma'am, positive, ipapadala namin sa DOH okay. Para malaman ko ang klaseng, yung variant, ma'am. Okay. Kaya na mo monitor din ni DOH kung, kung anong variant. Kung Omicron or Delta. Okay. Ganun ulit, ma'am. Same set lang pa sa inyo, o single lang po. Okay, okay, good. Okay po. Kain ng mam, ha? Hindi naman namin. Okay, gabi naman. Okay naman.
Okay. Hintayin nyo na lang sa email mo. Okay, okay. Thank you, ha? Ako. Pero, ayun na daw ako. Oo. Sige, okay lang. Take your time. Ako. Kami rin mag-upload sa ano, ma'am? One Health Pass? Ah, ganun. Okay. Ah, sige. Baka na-receive ko yung resulta, ma'am. Normally, 1 to 2 hours approved na rin sa ma'am. Ah, oh, okay. Alright. Thank you, ma'am. Salamat, ha. Tapos, okay, okay. Sige. Thank okay, ma'am. Thank you. So, yan. So, hindi naman ganun ka, ano. Hindi naman ganun ka, ano, kagaya na sinasabi ng iba na ano raw. Na sobrang sakit, hindi naman. Kaya lang mas maano siya. Yung talagang sa dulo talaga. Nung ilong. Okay guys, so hintay na lang tayo ng results. See you later. Hello guys, so ngayon, anong time check is 4:03 in the morning. Kasi nga maaga rin. Nagigising ako mga 11:30, 12. And then tama, kaya pinaschedule ko yung swab test ko ng 12 a.m. Kasi doon naman yung time na ako ay nagigising talaga. So, kaya lang na-adjust ng 1 o'clock kasi marami daw silang sinwab. So, ngayon, medyo gutom na ako. Yung huli ko pang, yung last na ano ko, nakain ko is mga 2 p.m. kahapon. Kasi nga hindi na ako nag-order ng pagkain. Kasi dalawa yung dinadala nilang pagkain for breakfast. Tapos may natitira pa na mga in-order ko na 2 beses pa lang umorder ng pagkain. Oh, this is my 7th day. Kasi nga, maraming ano, yung full breakfast yung sa akin. Tapos, for 2 people. So, sinesave ko yung aking pagkain para hindi na ako bibili siya. Para makatipid-tipid naman. And, like nga sasabi, hindi naman ako nagpapataba, nagda-diet. So, ngayon, yung, nung ano ba to, 5th day, di ba 7th day na? Yung 5th day, mayroong itlog na 2 for breakfast, yung boiled egg. So, yun muna yung ibe-breakfast ko kasi medyo gutom na ako. So, ito muna yung ating kakainin for breakfast. Tapos, yung pagdating ng breakfast, parang lunch na yun. Ganun. Ah, kasi nga iba yung schedule ko eh. Parang ang breakfast ko ganito kaaga. Tapos, pagdating ng breakfast talaga at 6 a.m., yun na yung aking lunch. Tapos, yung isang plate, kung naka-room service ulit, kasi complimentary guys yung breakfast. Sa mga hindi pala nakakalambat maganda yung hotel room ko is, ang talagang binook ko na hotel is yung ano lang, yung regular room lang nila. Tapos, pagdating ko dito, parang regalo daw nila yun doon sa mga umuwi siguro ng ganong time kasi dito mag-holiday, ganon, New Year, ganyan daw. Parang ganon. Parang pakonsuelo nila. So, kaya, and since siguro bakante to, tapos siguro bayad na to ng guest, tapos siguro nag-cancel. Kasi yung sa akin, ano yun eh, no cancellation, hindi siya pwedeng makancel. Ano pala, non-refundable yung aking booking. So, ngayon, siguro to non-refundable din or something. So, since naka-ano na to, siguro bakante, hindi tumulo yung guest. So, dito ako nilagay. Kaya, yung aking hotel room is parang may living room, ang tawag nila, ano, junior, parang junior family suite, ganun. So, and automatic, siguro yung mag-check-in talaga is nakabook 2. So, yung, eh, nasa ano na nila, nasa system na nila siguro yun. Kaya, ang dumadating sa akin na breakfast is for 2 people. So, sinesave ko na lang yung breakfast na pagkain. Yung isang plate sa lunch or dinner. Pagkokonti yung pagkain na sinaserve. Kaya pag may tinapay, hindi ako makain kasi nga may gluten allergy ako. Inaano ko lang. Doon ako umorder. So far, dito 7th day ko na to sa quarantine, is 2 beses pa lang ako umorder. Pasensya na minsan paulit-ulit yung ano ko, kwento ko kasi. So, ito yung aking breakfast. Ang sunod na nito is, ano, breakfast na talaga. So, okay lang kung hindi naka-room service or something.
Kasi last day ko na to. Ay, bukas pa pala. Kasi bukas pa yung aking negative, yung aking RT-PCR test is hintayin ko pa yung result today. Actually, pwede na daw umuwi after. Kaya lang, yung susundo sa akin yung pinsan ko is sabi ko tomorrow na lang kasi baka gabihin sa daan. Ganun. So, tomorrow na lang morning. Okay guys, see you later. Good morning, Manila. Seventh day, last day of quarantine. So, yan ang ating view. Amoy ano eh. Amoy pagkain ng restaurant. Kalmado. Ay, wala rin palang signal dito. Kausap po yung kapatid ko. Wala rin palang signal doon sa labas. Sa loob lang. Absent si Kuya, sabi ko na eh. Late eh, kasi normally 6:20 ito si Kuya, late to eh, 6:45. So yan, yan yung ating breakfast. Tingnan natin kung ano yung, ano, dito. For sure, itlog na naman. Mag-aamoy itlog na ako dito, grabe. Yan guys, nag-request ulit ako nitong, ano, nung toiletries. Yan, buksan natin. Ito may bug this time. Buksan natin mamaya. Alright guys, so ngayon, dumating na yung result ng aking swab test. So yun, hintay lang natin yung email nila. Sana negative. Dahil pag positive, 7 days na naman. Tapos papagaling pa or something. Okay, well anyways, kain muna tayo. Kasi kausap po yung kapatid ko kanina, kaya hindi ko ako nang kain. Pero yan, maaraw na. Nag-start tayo ng madilimo. Tapos, parang inaantok ako. Siguro, matutulog ako. Mag-nanap ako mamaya. Okay. So, napakita ko na yun. Ito, everyday may yogurt tsaka butter. Ngayon naman, walang apple. But merong oranges. Okay, may oranges naman ngayon. Tapos, butter. Kasi for two people palagi ito. Okay, may ketchup. Masarap to. Kasi yung sa atin, yung matamis. And yung dalawang juice, which is marami na akong juice sa fridge. Hindi ko alam kung mauubos ko yung mga juice sa fridge. Hindi ako mahilig sa matatamis. So, kaya tingnan nyo guys yung juice ko. Ayan, oh, may dalawa pa ako from yesterday. So, ngayon, first in, first out. Inumin muna natin to. Pagsarahan na tayo. Okay. So, ilagay muna natin tong... Alright. So, yan. Ay, nakalimutan ko. Dito pala, guys. Okay. So, as usual, so ito yung dalawa ulit. Itlog ulit. Baka ma-high blood na ako sa kaka-itlog. Itlog, omelette, fried rice. Ito may crumbs too eh. So, tatanggalin ko yan kasi ito bread crumbs. May gluten yan. And then yung, okay. And then, ito pa yung isa. Akyat ko dito. Ito yung pangalawa. Kasi for two people to. Pero free to guys. Complimentary. Breakfast. So, pang lunch ko na lang yun. Hindi na ako mag-order. Okay. So, yan. So, dito sa hotel na to is, so, this is my seventh day. It's a complimentary breakfast. But no lunch or dinner. Only breakfast is free. Since I'm getting two orders every time. So, I'm using the other plate or the other food for lunch or dinner. Dalawa pa lang beses ako umorder. So, yun. So, ito na lang yung pagtsatsaga. Kaya puro itlog, guys. Nag-iitlogin ako dito. Uy, umuulan. Teka lang. First rain in the Philippines. Umaambon. Tama ba ganyan? Umaambon. Umaambon, guys. Hindi ko alam kung nakikita niya. Basta it's raining. Kahit na sunny siya, it's raining. Okay. So, umaambon siya, guys. Okay. Natuwa naman ako makakita ng ulan. Alright. So, pasok na lang muna ulit ako. Baka nagtataka kayo, bakit ako lang naka-bathroom, malamig sa loob. Kahapon lang, hindi malamig kasi. Ano kahapon eh, parang ano ba siya? Ano ba kahapon? But maalinsangan kahapon. Medyo yung aircon, parang gusto ko siyang palakasin kasi ang init nung pahapon na. Mga around 3 o'clock. Actually, nagpapawis ako doon. Tumapat lang ako doon sa bintana na may araw and yun, okay na.
pinagpawisan ako. Okay, so let's eat na. So yan na guys, ang ating pagkain for today. Dito muna ako magse-set up. Dito na lang ako sa my TV. Ay, ano muna? I'll be right back. Magpe-pray lang ako, guys. May eroplano. Dito yung ano ng eroplano. Malapit to sa airport eh. Alright guys. Tanggalin ko lang tong kasi guys, meron niyang breadcrumbs yan eh. Tinapay din yan. So, kailangan ko siyang tanggalin kasi gluten yan. Bawal ako sa gluten. Pero minsan, pag konti, konti lang yung reaction ko. Pag marami, maraming reaction. So yun, okay na yan. Hindi ko alam kung o-order pa ako mamaya. Ito na naman yung itlog na may cheese. Parang walang cheese ngayon ah. Ayan, so kain lang ako. Oh, ba't hindi ako masyado nagugutom dito? Sarap. Itlog everyday. Ah, ito. Kailangan to ng ketchup. Pero plano yun. Wow. Maanghang yung ano. Okay guys. So, dito na lang tayo. Ganito na lang tayo. Oh my goodness. So, yun nga ang nangyari. Tapos yung guys, tumawag ulit ako for shampoo and conditioner. Tapos pinadalhan ulit nila ako ng ito. Okay. So, I think this is... Teka lang. Ano ba to? Buksan ulit natin. Oh, okay. Oh, okay. So, ano to guys? Alcohol and mask. And then, may ulit yung toothbrush. Toothbrushes. And then, ito guys. Tingnan natin. Uy. So, merong shower gel na Lanvin ba yun? Lanvin Paris. So, meron ding shower gel ulit. Ah, puro shower gel pala to. Okay. And then, meron tayo na Hermes na soap ulit. And then, ito ulit. Hermes na soap. Okay, wait lang guys. You don't miss mommy? Yeah, me too. I miss you. Mwah. Mwah. Oh, mini pizzas. Okay. What do you want me to bring you when I come back? Hi, you don't know? A surprise. A surprise. I'm going to get a surprise. A surprise though. Huh? Good morning, guys. So, today is checkout day. Though yung hotel ko is until tomorrow pa. Pero, lumabas na yung aking negative test yesterday. Kaya lang, hinintay pa. And then, yung pipick up na pinsan ko is today morning, early morning. So, amoy paputok na naman. Naging amoy paputok. So, ito yung ating view. This is my last day. And then, may maraming mga ibon. Anong oras na ngayon? 6 o'clock. 10 till 6. Ganun. So, yan. Yun, meron dong boat. Hindi ko alam kung anong ano yun. Para siyang yate na hindi mo maintindihan. Ayan, no? Ayan. Parang mabilis yung tukbo niya. Siguro yun yung puntang Mindoro. Yung parang, anong ang tawag doon? Yung super cat. Meron pa ganun. Tanda ko nung bata kami. Pag napunta kaming Mindoro, yung Supercat or kaya Roro. Ay, hindi yata dito ang daungan. Hindi ko alam. Well, anyway, so yan yung ating view. Last day ng ating dito sa hotel. So yan. Ang ganda pa rin. 6 o'clock in the morning. Super nice. Medyo malamig. Malamig-lamig kasi
ano, maaga pa, pero mamaya iinit na yan. Okay, so dito yung aking yan, pag nasa loob ako, yan ang aking, dito ako tumitingin, meron din ako ditong bukasan. So ito na yung last hotel tour ng aking 7 or 8 day quarantine. Ayan yung hotel room natin. Ano to guys, ha? Na-upgrade ako kaya maganda yung aking hotel room. Siguro kung hindi ako na-upgrade, iba yung experience ko na maiikwento sa inyo. Pero since maganda yung hotel natin, so yan. So medyo hindi naging mahirap yung quarantine para sa akin. Kasi very comfortable. Comfortable yung hotel natin. So yan. Tapos yung skyline. Yung tingin ko Makati yan eh. Oo, sa Makati yan. Okay? Hindi pa nagsa-sunrise. Wala pang araw. Pero dito siya eh. Dito siya lumilitaw. Tapos ito. Paano siya na magulo yung aking magulo yung aking setup dito. Yan yung aking workstation. Tapos ito yung aking living room. Alright. Tapos yan yung mga kaguluhan ko dyan. Mga vitamins, mga table. Tapos dito syempre wala pa yung breakfast kasi 6:30 nagde-deliver ng breakfast. Okay. I think empty na to eh. Tapos yan, yan dyan nilalagay yung mga plato or basura kung gusto nyo merong itatapon. So yan. So. Alright. And then ito yung bedroom ko. Yan. Tapos ito yung kama ko. Yan. Hindi ko naayusin kasi alis na ako. Tapos ito yung another ano ko. Dito rin ako sumisilip. So, gabi, pag natutulog ako, bukas lang to. Kasi pag natutulog ako, mga 4:35 o'clock, ganun. So, gusto ko tong nakabukas para kita ko pa rin yung dagat habang before ako matulog. Ano yun, guys? Nakaka-relax siya. Tapos yun naman banyo, nakita nyo na to maraming beses. Meron din tayong view dito. Ayan. So, okay. So, goodbye, hotel. Sinasahintayin ko lang yung ating breakfast. Okay? Hintayin ko lang yung ating breakfast. Mag-i-impake na. Although, hindi ko naman tinanggal yung mga damit ko masyado. Kasi nga, para hindi na ako, baka may maiwan or something. So, yan. So, yan. Thank you, Sofitel, Philippine Plaza, Manila, for the upgrade. Na-upgrade ako from a regular king size Bayview hotel room into a family junior suite. Ganon. So, sabi ko sa inyo, re-reveal ko kung magkano yung binayaran ko sa hotel. So, hopefully, yung mga room service, complimentary talaga yun. Kasi baka magkagulat. Tumawag na ako kahapon para sa bill. Para ma-check ko yung mga gastos. Kasi umorder ako with my 7 days na stay dito sa hotel. Umorder ako ng 2 beses ang pagkain. Yung isang adobo at saka isang crispy pata. Kasi nga, yung room service natin is for 2 people, yung pinapadala nila. So, ngayon, nasa-save ko yung isang plate for lunch or dinner, ganun. Tsaka, malalaki yung serving, kaya hindi ako masyado nagugutom. So, 2 beses lang ako umorder ng pagkain. And then, at the same time, meron pa mga extra. May prutas din, may juice, yogurt, butter, at saka yung mga honey na nasa bote. And also tubig. Hopefully, libre yun kasi tumawag ako ng tubig. So, hopefully, walang extra fee yun. And then, so, yung price ng hotel na nung nag-book ako ng hotel, nung nasa America pa ako para sa quarantine hotel ko. So, make sure na yung palang hotel nyo before nyo i-book is i-check nyo muna sa Bureau of Quarantine. Kasi pag hindi nandun yung list ng hotel nyo at nag-book kayo ng sarili nyo at wala dun sa list, magbubok kayo ulit. Hindi nila i-accept yung kasi kailangan parang affiliate nila, ganun. So, chineck ko muna yung mga hotel. Ang mapili ko is Sofitel. Kasi nga malapit siya sa airport since yung ano kasi yung pagdating ko sa Pilipinas is 9:45 yung ano ko. Ano man tawag doon? Yung paglanding. Yung eroplano na yung pagdating dito is 9:45. So, sabi ko, medyo ano na yung gabi na. Natatakot din ako, syempre. Tapos, 9:45. And then, marami pang process ng mag-ano pa. Ang tawag dito? Yung sa immigration, sa DOT. Marami pang ganun process eh. So, umabot yun ng hanggang mga 11:30. Sa ganon.
So, ang problema ko lang, hindi ako nakapagpa-book for pick-up nung shuttle nila. Kasi may shuttle sila dito. So, make sure na mag-book kayo before kayo umalis ng Pilipinas nung shuttle nila, nung inyong flight na ganito, darating ako doon ganito para ma-pick up kayo. So, ang nangyari, tinatawagan yung hotel, wala. Walang sumasagot or hindi available dahil wala akong booking ng shuttle. Pero free shuttle dapat yun. So, ang ginawa is, nag-taxi na lang ako yung... parang ano siya yung recommendation ng airport, parang airport taxi. So super safe naman yun. And then siguro ang nagastos ko is mga 600 pesos, 700 pesos kasi may tip pa. So 700 pesos. So yun, so gumastos ako para sa ano. So make sure na mag-book kayo. Huwag kayong ano. Para makalibre ko, sayang din yung 600 pesos. And then pagdating ko dun sa front desk, nung, so, pinakita naman yung One Health Pass. Importante yung One Health Pass. And then, yung sa Bureau of Quarantine, malalaman na nila na since, ano ka, yung mga unvaccinated, not fully vaccinated, or cannot determine yung vaccination status, is, ano bang sabi? 7 days. If you're fully vaccinated, 5 days lang yung quarantine nyo. So, ako alam ko na, baka kumalas na 7 days yung aking quarantine. And then, so, nakabook talaga ako ng 7 days plus 1. So, parang 8 nights dahil, anong tawag dito? Yun nga, pag yung sa swab test, sa 7th day, pag hindi agad lumabas yung results, pag hindi, ba kasi merong mga nagsasabi, nako, 1 to 2 days yung waiting period. So, kailangan mag-add ng 2 days. So, ako, ang pinili ko is yung 1 day, 24 hours, yung swab test the 7th, for the 7th day, sa 7th day. And then, yun, dumating na yung result that day. Kaya lang, yung pipick up sa kanyang pinsan ko is, parang iniisip ko rin sila na baka kung hapon, gagabihin masyado. So, the next morning na lang. So, ang binayaran kong hotel for 8 nights. So, sa nung nagbubook ako ng hotel, nakita ko yung price nila is 256, ganun. Tapos, so hindi ko muna, ano, parang, ay, pag-iisipan ko, ganun. Tapos, nung after a while, nagtingin ako dun sa ibang mga websites na parang yung mga Travelocity, yung ganun, yung hindi direkta sa hotel, is ano na lang, 56% off. So, ang binayaran ko sa hotel is $115 per night. So, umabot yun ng mga, sabihin natin na more or less is 1,200 or 1,300 kasi meron, nilagyan ko rin siya ng insurance, medical insurance, something like that. Basta, in-add ko yung insurance, parang protection, ganon. Tapos, pagdating ko dito sa hotel, yun na pala. So, pasensya na magulo ako. So, pagdating dito sa hotel, sinabi, pagkatapos ko may bigay yung One Health Pass, may interview ng konti, ano ba, saan kayo nang galing, ganon, ganito. Alam mo ba kung kailan yung swab test mo? So, alam ko naman. So, yun. Nung na-confirm na yung booking, nung binigay sa akin yung papel, yung para sa, ito yung ano, passcode sa internet, kasi free internet, may complimentary breakfast, ganun. If you need water or anything, just call the housekeeping or the front desk, ganun. Sa pag-order ng pagkain, ito yung QR code para makita mo yung menu. Kung gusto mong umorder, tawag ka lang dito sa number na to, tatlong number, or sa front desk, ganyan. So, pagkatapos nun, tapos sabi niya, ano ka, na-upgrade ka sa suite? Sabi ko, ha? So, nagulat ako. Ah, bakit? Sabi ko, kasi po, ma'am, ano, dito kayo mag-holiday. Parang ano daw, parang gift nila. Dun sa mga international traveler na kung saan naabutin dito ng holiday, ng New Year, ganon. So, kaya na-upgrade ako for my whole stay. So, tinignan ko tong, itong hotel room na to. Ito ay family junior suite is $335 siya kung ito yung kukunin nyo. So, ako naman, hindi ko naman talaga ito yung ibubuk ko kasi sobrang mahal, ano. So, nandun ako sa 115 pero na-upgrade. So, same pa rin yung bayad ko, hopefully. 115 pa rin a night. So, and also, bayad na pala yun. Nagbook ako, bayad na yun. Non-refundable. Kasi nga, meron siyang parang discount, parang 56 off. So, non-refundable siya. So, yun. So, yun. Kaya maganda yung stay ko sa Thank You Sofitel Philippine Plaza. Naging iba yung experience ng aking quarantine for 7 days kasi
maganda yung hotel, comfortable, at tapos tawag ka lang, gusto mong tubig, tawag ka, amenities, toiletries, pag kulang ka ng shampoo, conditioner, talagang super bigay silang lahat. And also, ano pa nga, kung kaya mong toilet tissue, ganun. So, yun. So, this is not a sponsored video. I'm just sharing my experience, yung experience ko sa aking quarantine hotel, yung stay ko na nag-quarantine ako ng 7 days. And also, isang tip ko lang sa inyo, marami akong napapanood na mga nag-quarantine sa hotel, it's because yung napili nila. Kasi guys, dito, pwede kayong pumili ng kung gusto nyo 5-star hotel, 4-star, 3-star, kung anumang star ng hotel, kung anumang gusto nyo. Gusto nyo yung pinakamura, yung okay lang, yung middle, yung medyo mahal-mahal, medyo yung mahal. So, nasa sa inyo yun. So, marami akong napanood na mga videos na super, alam nyo yun, na-quarantine ka na nga during that time is 10 to 14 days yung quarantine. Na-quarantine ka na ng ganung katagal. Tapos, stress ka na, buryo ka pa, bored na bored ka pa, and then hindi ka pa masaya dun sa quarantine hotel mo. So ang ginawa ko, sabi ko, pag ako nag-quarantine, gusto ko yung komportable ako, gusto ko yung may view para nakakalabas ka, and then parang hindi ka, yung ano mo yung kailangan nyo ding alagaan, hindi lang yung health nyo, yung physical health, spiritual health, and also yung mental health. Especially pag nakakulong ka, hindi ka talaga pwedeng lumabas kasi hindi ka nila binigyan ng susi or keycard. Kasi nga, ang labas mo na is pagkatapos ng quarantine nyo with the negative test. Pag positive yung swab test nyo, is magstay pa kayo ng another hanggang 14 days. So, ganun. Until you get your negative result. Parang tatanggalin na kayo. Parang ganun ang pagkakalam ko. Pag nag-positive ka, is tatanggalin, kukontakin na kayo ng BOQ, ng Bureau of Quarantine, and then tatanggalin kayo, dadalhin kayo sa parang quarantine facility. Hindi ko alam kung mag-stay pa kayo sa hotel or something. So, ganun. So, good thing negative naman tayo. So, hindi na natin experience yung mga ganun. So, yun. Ano pa bang iano ka sa inyo? So, yun. So, mag-book kayo ng hotel na tingin nyo is talaga magiging komportable kayo, yung kahit na magbayag kayo ng konti. Pero at least, ano kayo, yung buo pa rin kayo paglabas nyo. Parang iba kasi nagkakaroon ng depression, anxiety. And ako rin, kahit nagganito ako, ganda yung hotel ko, busy ako, nagbe-vlog ako, nag-e-edit ako ng videos, nagtatawag ako, kusap ko yung mga pamilya ko. Marami akong kinakusap everyday, yung mga tiyahin ko, nanay, tatay, kapatid na nasa Amerika, tumatawag sila everyday, pati yung kapatid ko sa UK, ganun din. Ano pa rin, dahil hindi mo kasama yung pamilya mo, especially pag may anak ka, may asawa, parang iba yung nagkaka-breakdown talaga. Nag-breakdown din ako, guys. Akala ko hindi ko ma-experience, pero talagang dumating yung parang grabe na yung parang gusto mo na lang umuwi, ganon. So, isipin nyo rin yung pag nag-booking hotel. Maraming mga horror stories with their quarantine hotels na hindi maganda. O kaya nga, horror stories. So, meron doon na, minapanood ko na, ako, pagpasok pa lang ng kwarto, may patay na daga, ang pagkain, hindi kasama yung meals, tapos ultimong tuwalya or bedsheets, babayaran mo everyday, walang kurtina yung shower, walang mga bath mat, walang shampoo, walang toiletries, parang bibilihin mo every time. So, it adds up. So, okay, nakamura ka, $30 per night. Pero, bibilihin mo to, tubig, pagkain, tuwalya, bedsheet. So, at the end of the day, parang ganun din yung kung nagbayad ka sa isang magandang hotel na komportable, na kompleto lahat, parang okay na rin, di ba? Parang ganun na rin. Maganda pa yung experience mo. So, yun lang yung masasabi ko, mapapayo ka sa mga magka-quarantine, is choose the right hotel for you. Yung tingin mo na, especially kung may budget ka naman. So, hindi mo kailangan mag-quarantine sa $350 na hotel room unless kaya mo talaga. Yung at least yung ano lang, tama lang, sakto lang na. Kumbaga, okay, magiging okay ka naman. Hindi yung visit ka na nga, mabibisit ka dahil sa hotel ng service and all that. And then, aboard ka pa, may nagkaroon ka pa ng anxiety and ganun. So, yun lang ang payo ko sa mga magko-quarantine. Yun lang, wala na ko ibang mapapayo. And ito, kung gusto nyo magstay sa Sofitel, yun. Kaya lang, kung yung same experience na ako nyo ito, $335, which hindi ako magbabayad ng ganito. Hindi ako na-upgrade, hindi ko ito babayaran ng ganito. Kasi mahal yun. Sobra yun, guys. Parang magkano yun? Mga 18,000 pesos a night. So, ganun. So, yun lang ang aking yan. Mapapayo sa mga magka-quarantine. So, napaka easy, smooth lang nung aking quarantine. Those 7 days siya. Nga pala,
if you are, you know, nabanggit ko na, if you are fully vaccinated, 5 days lang yung quarantine. Hindi pa rin nagbabago yung protocol. And then, habang nakastay ako dito, yung pa rin. And then, if you're not fully vaccinated, unvaxxed, or cannot determine yung vaccination status, is 7 days. Tapos pala, hindi pa natatapos doon. After nyong mag-quarantine sa hotel, meron pa kayong 7 days na quarantine sa bahay. 7 days, 7-day home quarantine naman ang inyong sasabanahin. So, basically, kung magbabakasyon kayo for emergency, okay lang na mag-quarantine. Pero for leisure, kailangan nyo nang siguro isang buwan para ma-enjoy nyo ang Pilipinas. Kung gusto nyo talaga bakasyon, ako naman for emergency lang. So, magtitigil lang ako sa amin, sa Batangas. Kasi marami rin akong aasik kasi ng mga papeles or something. Hindi man papel, hindi man sobrang ano. Pero syempre, mag-chill din naman ako. And, yun guys. So, thank you guys for coming with me ito sa aking quarantine experience. And also, hintayin ko lang yung pagkain, shower, and then I'm ready to go. Ihanda ko yung aking mga damit. Handa ko yung susutin ko today, and then lalarga na. Lalarga na kayo pagdating ng pinsan ko. So, early checkout ako ngayon. So, same guys. So, see you later!